Hindi na bago para sa mga Zamboangueños ang problema sa trafiko na nararanasan araw-araw. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang daloy nito. Ito ay dahilan ng pagtaas ng bilang ng populasyon sa lungsod ng Zamboanga at pagkarami ng bilang ng mga sasakyan. Dahil dito, nakaisip ng intervensyon ang gobyerno upang mabawasan ang problema ng trapiko sa lungsod sa pamamagitan ng paggawa ng bypass road na konektado sa east at west coast ng lungsod na nasa 33.7 kilometro ang haba nito, galing sa junction ng Barangay Kulyanan, Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway patungo sa boundary ng Barangay Sinubong kung saan umabot ng ilang milyong piso na pondo ang nilaan ng lokal na pamahalaan para sa nasabing proyekto. Layunin umano ng nasabing proyekto upang ma-decongest ang trapiko kung saan ang mga malalaking sasakyan ng mga canning factory na galing sa East Coast at patungong West Coast sa bypass road na dumaan at hindi na ito dumagdag pa sa bigat ng trapiko sa lungsod. At 3 ng Hulyo 2012, sinimula na ang proyekto ng bypass road, ngunit hindi ito naging madali para sa mga tauhan ng Department of Public Works and Highways Region 9 dahil sa isyu ng right-of-way, partikular ang daan galing sa Barangay Tumaga patungong Barangay Pasonangka kung saan ilang mga istruktura na naging apektado ang kinakailangang i-expropriate ng pamahalaan. Pasonangka side going to Tumaga, there are 3 lot owners that daw hindi conforme, so man decide DPWH to bring this to expropriation na proceeding. Kabilang din sa mga naging problema ay ang mga lupain na may nakatanim na mga puno kung saan kailangan pa ang permit na galing sa DENR upang putulin ito. Isa din sa mga naging problema ng mga kontraktor ay ang sira-sirang mga kalsada dahil hindi ganon katibay ang pundasyon nito. Noong taong 2016, buwan ng Setyembre, bumaba ang bridge approach sa may barangay ng Pasabolong, Zamboanga City sa kadahilan ng paggiba ng slope protection sa nasabing lugar. Failure, teste, tala mas base failure, L-base ya abaha. Por amor del, ya tiene kami delay, atrasa ba el trabajo del Juan, ya alcanza tiempo ulan, el riprap ay el solo protection abajo, ya alcanza tiempo ulan, grande avenida, ese agua, yan si pese con el aquí abajo, ya entra abajo de ese, na, el tendency del tierra, makin kila ya kita man sinyi, man kumpak, armuhar kita, ta sinyi pa, ta abaha pa, na soy abaha si, este parte ki, ya libal ulan, amoy que la hueco. Pero este aquí en medio, tali pa sel tierra, ya sinilang. So, ya queda uneven el camino. Taong 2017, napansin din ang malaking crack sa bandang Barangay Lunzuran. 41, 42, 43, 44, 45. Descansaan na yun. Descansaan na yun. 45, una ito ha, dali kumigo ang camera doy. Totalia, claro. Asaan na yun, entro di biomano. Oh, si. Taki. Taong 2019, nagiba din ang ibang bahagi ng bypass road sa Buena Kapuk matapos lumambot ang mga pundasyon dahil sa tubig na dumadaloy sa ilalim ng kalsada. El DPWH es necesitagat pone el grande back culvert. So, el contractor will remove and replace as long as tamen pone tamen el back culvert. No? So, ese back culvert will be a separate contract. Hindi pa man natapos ang konstruksyon ng nasabing proyekto, ngunit marami na itong problema tulad na lamang ng approach ng mga barangay road kung saan nakakonekta ang bypass road at dahil dito, marami ding mga motorista ang naaksidente dahilan upang mismo ang kapitan ang nagre-reklamo. Among honesty, through LL media, pwede yung si alcanza el mio concern con el mga concern agency. Kaya kwanto letters sa kayo dali. Pero sa araw na kayo, dali po la tension kung este diamon concern. Especially ta tiniki mga aksidente. Ya tini agad mortality uno. So abdeo, espera pa kita tini otro contingency. Ayon sa DPWH, hindi na bahagi sa budget ng bypass road ang pagsemento ng mga nasabing approach. Samantala, naging mahigpit naman sa security ang bypass road lalong-lalo na kung gabi. Ito'y matapos matagpuan ang ilang mga bangkay na naging biktima umano ng summary execution. Daily, kitang tandag checkpoints from 9 to 12 and then 2 to 4 tamin at checkpoints kita. Sino'y hente tapos ha, tasya lang kita derubi.
Noong taong 2017, ilang mga kalsada sa may East Coast, lalong-lalo na sa may Kulyanan patungong Barangay Lunsuran, ay madaanan na ng mga motorista. Pero dahil sa mga aksidenteng nangyari umano sa nasabing lugar, na-prepara kita mga barricades para to be installed or erected temporarily ng mga transition roads leading to the bypass. So abla kita, tatis ka kami ayer, kuando kita sera. So ya agree kami, we're going to temporarily close ang mga transition roads aran na Sabado at 6:30 o'clock in the afternoon up to 5:30 in the morning, Monday to Sunday. Kamakailan lang, muling bumisita ang news team ng Imedia sa bypass. At good news naman, dahil ang bahagi ng bypass road sa may Buenacapok na nag-collapse noong nakaraang araw ay muli na ring sinementuhan at madadaanan na din ito. Samantala, ang bahagi naman ng Barangay Lunsuran at ang 100 meters sa bahagi ng Monteverde area na may depekto, isinasagawa na din ng kontraktor ang remove and replace. Ginawa na din ang tulay ang Barangay Tumaga na nakakonekta sa Barangay Pasonangka. Sa kasalukuyan, may lupain pa umano ang under expropriation kung saan ang isa ay nasa Barangay Pasonangka at nasa Barangay Kawit naman ang isa. Sa public hearing, inimbitahan naman umano ang Committee on Public Works sa Konseho kung saan sinigurado ng DPWH na bago pa man matapos ang taon, madadaanan na umano ang bypass road mula sa junction ng Barangay Kulyanan, MCLL Highway patungong boundary ng Sinubong. Our target para at least man-true and true lang kita, we will, I think, by the end of the year, so hopefully, through and through kita, from east to west, pwede akong tapasa. By the end of the year. End of the year. Yes. Councilor Kimmer, end of the year daw. Okay ito? Okay, Mr. Gerard. Imidya mo! Solid!